Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Magandang araw Kuya Rowley. Ako si Joshua 27 na at binata, nakatira ako sa Plaisir, Masbate. Ang aking ay kwento ng tiyahin ko na naging biktima ang kanyang nobyo. Ang mapangakit na aswang ng Carmen, Cebu, isang kwento ng takot at pagkawala. Noong dekada 2090, isang kwento ang kumalat sa bayan ng Carmen, Cebu. Kwento ito ng isang babaeng napakaganda, ngunit may itinatagong lihim, siya isang aswang. Nagsimula ang lahat ng lumipat si Alona, isang babaeng may mahaba at maitim na buhok, mapupulang labi, at matamis na ngiti, sa isang maliit na baryo sa Carmen. Sa una, walang kahit anong hinala ang mga tao sa kanya. Sa katunayan, marami ang humanga sa kanyang ganda, lalo na ang mga kalalakihan. Tuwing gabi, makikita si Alona na naglalakad sa madilim na daan, palaging bihis ng kaakit-akit. Madalas niyang inaakit ang mga lalaking nasa kalapit na baryo, na tila ba nila lamang ang mga ito sa kanyang malambing na boses at pang-aakit. Sa simula, ang mga kalalakihan ay nagagalak sa atensyon mula sa magandang dayuhan. Ngunit di nagtagal, isa-isang naglaho ang mga lalaking malapit sa kanya. Ang unang biktima ay si Nestor, isang magsasaka sa baryo. Kinabukasan matapos niyang makita si Alona at makipag-usap sa kanya sa ilalim ng buwan, hindi na siya nakabalik sa kanyang pamilya. Ayon sa mga kasamahan ni Nestor, nakita siya huling kasama si Alona bago tuluyang naglaho. Inakala ng pamilya niya na baka nagtungo lamang siya sa ibang lugar, ngunit nang matagpuan ang kanyang dagwang damit malapit sa kagubatan, napuno ng takot ang buong bayan. Makalipas ang ilang linggo, muling naglaho ang isa pang lalaki, si Ramon, isang mangingisda. Katulad ni Nestor, nakita rin siyang kasama si Alona sa gabi bago siya nawala. Muli, walang makapagsabi kung saan siya napunta. Habang parami ng parami ang nawawalang kalalakihan, lalong damadami ang usap-usapan tungkol sa tunay na katauhan ni Alona. Isang gabi, si Mang Tino, ang matandang manghuhula sa baryo, ang naglakas loob na magsalita. Sinabi niyang si Alona ay hindi isang ordinaryong babae, kundi isang aswang na nagbabagong anyo upang linlanggan ang kanyang mga biktima. Ayon sa kanya, hindi lamang siya mapangakit kundi halimaw na lumilipad sa gabi, naghahanap ng laman at dugo ng mga kalalakihan. Ang kanyang kagandahan ay nagagamit niya upang lapitan ng walang kahirap-hirap ang kanyang mga target. Nang pumutok ang balitang ito, bigla ring nawala si Alona mula sa Carmen, tila ba naunahan ang mga tao. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Sa bawat lugar na kanyang nilipatan, bayan ng Katmon, Danao, at maging sa Compostela, kapareho ang mga balita, isang magandang babae ang naninirahan at mga kalalakihan ang nawawala. Sa bawat lugar na kanyang nilipatan, iniwan niya ang takot at kamatayan. Hindi mabilang ang mga kwento ng mga nakaligtas sa kanyang mga pang-aakit. Ayon kay Arnel, isang lalaking nakaligtas sa kanyang mga kamay, inakit siya ni Alona isang gabi habang siya ay naglalakad pauwi mula sa isang inuman. Para siyang diwata, sabi ni Arnel, napakaganda at parang hinihila ako palapit sa kanya. Ngunit nang siya'y malapit na, nakakita siya ng kakaiba sa mga mata nito, tila ba may dilaw na sinag na sumisilay sa dilim. Nakaramdam si Arnel ng matinding takot at agad na tumakbo palayo. Mula noon, bihira nang makakita ng kalalakihang lalabas tuwing gabi. Nanatili na lamang sila sa kanilang mga bahay,
Takot na baka sila na ang sunod na biktima. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang tunay na katauhan ni Alona. Patuloy siyang nawawala at muling lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng Cebu, naghahanap ng susunod na biktima. Ang kwentong ito ay naging babala sa lahat, hindi lahat ng maganda ay dapat pagkatiwalaan, lalo na kung nasa dilim ng gabi. At sa bawat lugar na may pagkawala, tiyak na nariyan lamang siya, naghihintay, nagtatago, at naghahanap ng susunod niyang bibiktimahin. Magandang araw Kuya Rolly. Ako si Michelle taga Bohol, 40 na ang edad. Ang kwentong ito ay totoong nangyari kasi nabiktima ang aking nobyo. Ang mapangakit na aswang ng Danau, Bohol, ang takot sa likod ng kagandahan. Sa isang payapang baryo sa Danau, Bohol, noong unang bahagi ng 2000s, kumalat ang isang kwentong kinatatakutan ng lahat. Ang kwento ay tungkol sa isang babaeng napakaganda, ngunit sa likod ng kanyang kaakit-akit na itsura ay isang halimaw, isang aswang na may kakaibang lakas at kapangyarihan. Si Isabel, isang babaeng may mahabang kulot na buhok, maputi ang balat, at malalalim na mga mata, ay dumating sa baryo ng walang gaanong ingay. Napansin agad ng mga residente ang kanyang kagandahan, lalo na ang mga kalalakihan. Siya'y masayahin at palaging nakangiti, tila ba napakabait at walang malay na dayuhan. Laging makikita si Isabel na naglalakad sa mga kalsada ng baryo, suot ang kanyang simpleng damit na mas lalong nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Ngunit hindi nagtagal, isang kakaibang takot ang bumalot sa baryo. Ang mga kalalakihan na lumalapit kay Isabel ay nawawala ng walang bakas. Ang unang biktima ay si June, isang magbubukid na nakita ng mga tao na nag-uusap kay Isabel isang gabi. Kinabukasan, hindi na siya muling nakita. Akala ng pamilya niya ay baka umalis lang si June para magtrabaho sa ibang bayan, pero nang matagpuan ang kanyang mga gamit sa isang masukal na bahagi ng gubat, na puno ng kaba ang mga taga-baryo. Sinundan pa ito ng ilang pagkawala ng mga kalalakihan, lahat sila'y huling nakita na kasama si Isabel. Bawat lalaki ay naaakit sa kanyang mga ngiti at malambing na salita, ngunit pagkatapos ng gabi ng pakikipagkita sa kanya, wala na silang balita. Ang mga kababaihan sa baryo ay nagsimulang mag-ingat, takot na baka isa sa kanilang mga mahal sa buhay ang susunod na mawala. Si Mang Berto, isang matandang albularyo, ang nakaramdam ng kakaiba kay Isabel. Isang gabi, habang naglalakad si Isabel sa ilalim ng buwan, sinubukan niyang sundan ito mula sa malayo. Nakita niya itong pumasok sa isang madilim na kakahuyan malapit sa ilog, at sa kanyang gulat, nakita niyang biglang nagbago ang anyo ni Isabel. Ang kanyang balat ay naging madilim at tila puno ng kaliskis, ang kanyang mga mata ay kumislap ng dilaw, at nakita niya ang matutulis na ngipin ito habang lumilipad papalayo, naghahanap ng susunod na biktima. Kinabukasan, ikinwento ni Mang Berto ang kanyang nakita sa mga residente. Ayon sa kanya, si Isabel ay hindi tao, kundi isang aswang na nagbabagong anyo upang akitin ang mga kalalakihan, upang kainin ang kanilang laman at uminom ng kanilang dugo. Inilarawan niya ang kakaibang sigla ni Isabel tuwing gabi at kung paano siya nawawala tuwing papalapit na ang madaling araw. Nagkaroon ng takot at kaba sa buong baryo, ngunit hindi ito naging sapat para makumbinsi ang lahat. May mga kalalakihan pa rin na hindi naniwala at lumapit kay Isabel. Isa sa kanila ay si Leo, isang binata na palaging naaakit sa kagandahan ng bagong dayuhan. Sa isang gabi ng walang buwan, pumunta siya sa bahay ni Isabel, ngunit siya'y hindi na muling nakita. Dahil dito, napuno ng takot ang buong baryo, lalo na't isa-isang naglalaho ang mga kalalakihan. Hanggang isang araw, si Isabel mismo ay biglang nawala, tila ba naramdaman niyang natuklasan na ang kanyang lihim. Iniwan niya ang danaw na puno ng tanong at takot, ngunit ang kanyang mga biktima ay hindi na kailanman natagpuan. Sa mga sumunod na buwan, tahimik na nagbalik sa normal ang buhay sa baryo.
Ngunit ang mga kwento tungkol kay Isabel ay nanatili, nagiging babala sa mga kalalakihan na hindi lahat ng maganda ay dapat pagkatiwalaan. Ayon sa matatanda, si Isabel ay patuloy na naghahanap ng mga bagong biktima, paulipat-lipat ng lugar, dala ang kanyang mapang akit na ganda at ang kanyang pagkagutom sa laman ng tao. Hanggang ngayon, may mga ulat na may mga nawawalang kalalakihan sa mga karatig bayan ng Danao, at sa bawat pagkawala, palaging may nakikitang isang babaeng ubod. Magandang araw Kuya Rolly. Ako si Carmen, 45 na ang edad, taga Cebu. Ang kwentong ito ay totoong nangyari L, at kwento ito sa aking kumari dahil nawawala ang kanyang asawa. Ang babaeng aswang na mapang-akit ng Leyte, kwentong nakakatakot. Sa isang baryo sa Leyte, kumalat ang balita tungkol sa isang babaeng napakaganda, mapang-akit, at tila perpektong larawan ng kagandahan. Siya ay si Clara, isang misteryosang babae na bigla na lang sumulpot sa kanilang baryo. Ang mga kalalakihan ay hindi maiiwasang mapansin siya, at marami sa kanila ang nahulog sa kanyang bitag. Ngunit sa likod ng kanyang kaakit-akit na itsura, may itinatagong madilim na sekreto si Clara. Hindi nagtagal, napansin ng mga residente na may kakaiba sa tuwing may bagong lalaking makikilala si Clara. Madalas na nangyayari ito tuwing gabi, kapag ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay tila nagdadala ng kakaibang lamig. Kapag may lalaking naakit sa kanya, matatagpuan na lang ang mga ito sa susunod na araw na nawawala, o mas masahol pa, ang mga katawan nila ay walang buhay, walang anumang sugat pero tila nawalan ng dugo, ng hihina, at parang pinakain sa isang nilalang na hindi tao. Isa sa mga naging biktima ay si Lando, isang masipag na magsasaka. Minsan niyang nakasama si Clara sa isang pagtitipon sa baryo at mula noon, hindi na niya makalimutan ang kakaibang tingin nito sa kanya. Ipinagmalaki pa ni Lando sa mga kaibigan na siya ay nagkausap at nagkita muli kay Clara, ngunit isang gabi matapos ang kanilang lihim na pagkikita, natagpuan siyang wala ng buhay sa bukid. Walang palatandaan ng laban o sugat, pero ang kanyang katawan ay matamlay, tila nawala ng sigla. Ang mga matatanda sa baryo ay may mga hinala. Isa na rito si Aling Maria, na noon pa man ay nakakapansin na sa kakaibang kilos ni Clara. Ayon sa kanyang kwento, noon pa raw may usap-usapan tungkol sa mga aswang na nagpapalit anyo, mga mapanlin lang at mapang-akit na nilalang na kumakain ng laman ng tao o sumususo ng dugo ng kanilang mga biktima. Isang gabi, napansin ni Aling Maria na tuwing kabilugan ng buwan, wala sa kanyang bahay si Clara at naririnig na lamang ang mga huni ng mga ibong tik-tik na malapit sa kanyang bakuran. Lumipas ang ilang buwan at patuloy ang pagkawala ng mga kalalakihan. Kaya't nagdesisyon ang ilang matatapang na lalaki sa baryo, pinamunuan ni Mang Berto, na sundan si Clara at alamin ang kanyang lihim. Isang gabi, hinalinhan nila ang kanyang bawat galaw. Nakita nilang lumabas siya ng bahay sa kalalimon ng gabi, at sinundan nila siya hanggang sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Doon nila nasaksihan ang nakakakilabot na katotohanan, nagbago ang anyo ni Clara. Ang kanyang balat ay naging itim at magaspang, ang kanyang mga mata ay nagningning sa dilim, at ang kanyang bibig ay naging matulis at matalim. Hindi na siya ang magandang babaeng kilala nila. Siya ay isang aswang, isang nilalang na may kakayahang magpalit anyo upang mock-up ang akit ng mga biktima, lalo na ang mga kalalakihan. Nagsitakbuhan ang mga kalalakihan sa takot, ngunit iilan lamang sa kanila ang nakaligtas. Si Mang Berto mismo ay muntik ng madakip, ngunit dahil sa kanyang lakas ng loob at mabilis na kilos, siya ay nakatakas at nakabalik sa baryo upang ipaalam sa lahat ang kanilang nasaksihan. Sa mga sumunod na araw, si Clara ay nawala, parang bula. Ngunit hindi nawala ang takot ng mga tao. Patuloy ang balita na nakikita siya sa iba't ibang baryo sa Leyte, palipat-lipat ng tirahan at naghahanap ng bagong mga biktima. Sinasabing hanggang ngayon, ang mapanlin lang na babaeng aswang ay naglalakbay pa rin, naghahanap ng mga kalalakihang madaling maakit at biktimahin.
At kapag may naririnig kang huni ng tik-tik sa gabi, mag-ingat ka. Baka si Clara na ang nasa paligid mo, naghahanap ng susunod niyang biktima. Magandang araw Kuya Rolly. Ako si Hasmin, 40 ang edad, may asawa at 2 anak. Ang kwentong ito ay kwento ng best friend kong nakatira na ngayon sa Sipalay. Ang babaeng aswang sa Sipalay, Negros Occidental, kwentong nakakatakot. Sa isang tahimik na baryo sa Sipalay, Negros Occidental, kumalat ang balita tungkol sa isang napakagandang babae na kilala sa pangalang Esmeralda. Sa kanyang pagdating, agad siyang nakakuha ng atensyon ng mga kalalakihan. Siya ay may mahabang buhok, mapuputing balat, at mga mata na tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang ngiti ay puno ng hiwaga, at ang kanyang boses ay tila isang himig na umaakit sa sinumang makikinig. Mabilis na nagpatuloy ang kanyang kasikatan sa baryo, at marami sa mga kalalakihan ang nahulog sa kanyang bitag. Isang gabi, nagkasama-sama ang ilan sa mga kalalakihan upang ipagdiwang ang isang selebrasyon sa baryo. Dito, si Esmeralda ay nagpakita at nagsimula silang makipag-usap. Sa kanyang pananalita, nahulog ang loob ng mga kalalakihan sa kanya, na parang wala ng ibang babae na kasing ganda at kaakit-akit. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti at kagandahan, mayroong isang madilim na lihim. Ilang linggo ang lumipas, at isang-isang nakababahalang balita ang kumalat sa baryo, mga lalaking nawawala. Ang bawat nawawalang lalaki ay hindi na muling nakita, at ang mga pamilya nila ay nag-alala. Ang mga matatanda sa baryo ay nag-umpisang mag-usap na maaaring may masamang nangyayari, at ang pangalan ni Esmeralda ay muling lumitaw. Isa sa mga naging biktima ay si Marco, isang masipag na mangingisda. Naakit siya sa kagandahan ni Esmeralda, at isang gabi, nagtakbo siya upang makipagkita sa kanya sa isang liblib na lugar malapit sa dagat. Pagkalipas ng ilang oras, hindi na siya nakauwi. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa dalampasigan, walang sugat, ngunit tila siya ay nawala ng buhay sa isang misteryosong dahilan. Wala ring dugo ang kanyang katawan, at ang mga mata niya ay nakatulala sa kawalan. Nagpa siya ang mga kaibigan ni Marco na tingnan kung ano ang nangyari sa kanya. Isang gabi, nagtagumpay silang sundan si Esmeralda sa kanyang paglabas, at nakita nilang naglalakad siya patungo sa isang madilim na kagubatan. Dito nila natuklasan ang kanyang tunay na anyo, hindi siya ang maganda at kaakit-akit na babae na kanilang nakilala. Ang kanyang anyo ay nagbago, naging aswang siya. Ang kanyang balat ay naging itim at magaspang, ang kanyang mga pangil ay nagiging matulis, at ang kanyang mga mata ay nagiging nagliliyab sa dilim. Ang mga kaibigan ni Marco ay nahulog sa takot, ngunit isa sa kanila, si Roberto, ang nagpa siya na huwag bumalik. Pinili niyang harapin si Esmeralda at alamin ang dahilan ng kanyang mga ginawang karumaldumal. Lumapit siya sa kanya at tinanong, "Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo pinapatay ang mga kalalakihan?" Si Esmeralda, na nasa anyo ng aswang, ay sumagot, "Sila ang aking mga biktima. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas at buhay." Mula noon, nagpa siya ang mga kalalakihan sa baryo na labanan si Esmeralda. Nagtipon-tipon sila sa gitna ng baryo, at sa tulong ng mga matatanda, nagplano silang akitin si Esmeralda sa isang malaking selebrasyon. Nagdaos sila ng isang piging na puno ng pagkain at inumin, umaasa na makakagambala kay Esmeralda sa kanyang mga biktima. Hindi nagtagal, dumating si Esmeralda sa piging. Ang kanyang anyo ay bumalik sa kanyang kagandahan, ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, naroon ang pagkasarili niyang kasamaan. Nang makita siya ng mga kalalakihan, nagpa siya silang makipagsapalaran at harapin siya. Mabilis silang nagtipon at sa kanilang sama-samang lakas, napilitang umalis si Esmeralda sa baryo. Ngunit bago siya umalis, nagbigay siya ng isang babala, "Mag-ingat kayo, dahil hindi ako mawawala. Ako'y palipat-lipat sa mga baryo. Minsan, mas mabuti pang hindi ninyo ako makita."
Mula noon, ang mga tao sa baryo ay nagpatuloy na mangarap na muling makikita si Esmeralda, ngunit ang takot ay laging nandoon, na ang kanyang presensya ay maaari. Magandang araw Kuya Rolly. Ako si Susan, 49 na, may asawa at 3 ang anak, at nakatira ako sa Zambales. Ang aking kwento ay nangyari ito sa lugar namin, na maraming mga lalaking nawawala at hindi na bumalik. Ang babaeng aswang ng Zambales, kwentong nakakatakot. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa Zambales, isang kagandahang babae ang lumitaw na kilala sa pangalang Rosalinda. Sa kanyang pagdating, parang nagbago ang takbo ng buhay sa baryo. Ang kanyang maladyosang ganda at malambing na boses ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga kalalakihan. Hindi nagtagal, ang bawat lalaking makakasalubong siya ay nahuhulog sa kanyang alindog. Ngunit sa likod ng kanyang kahali-halinang itsura, may madilim na lihim na naghihintay na madiskubre ng mga tao. Mula nang dumating si Rosalinda, sunod-sunod na nagulat ang mga tao sa baryo tungkol sa mga nawawalang kalalakihan. Walang alinmang palatandaan kung nasaan sila, at ang tanging naiwan ay ang pagkabahala ng kanilang mga pamilya. Sa kabila ng mga pagkabalisa, patuloy pa rin ang mga kalalakihan na nakikipag-usap at nanliligaw kay Rosalinda, tila nabibighani sa kanyang kakaibang karisma. Isa sa mga naging biktima ay si Miguel, isang batang mangingisda. Minsan, sa isang lumay, nakilala niya si Rosalinda at agad siyang nahulog sa kanyang charm. Nagsimula silang mag-usap at nagpasya si Miguel na makipagkita sa kanya sa isang liblib na lugar sa baybayin. Ngunit kinabukasan, hindi na siya bumalik. Natagpuan ang kanyang katawan sa dalampasigan, tila walang buhay, na ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan at ang kanyang balat ay malamig. Nang marinig ng mga kalalakihan ang nangyari kay Miguel, nagpasya ang kanilang mga kaibigan na alamin kung ano ang nangyayari. Isang gabi, ang mga ito ay nagtipon-tipon sa bahay ni Aling Rosa, isang matandang mang-ugat sa baryo, na kilala sa kanyang mga kwentong kababalaghan. Inilahad niya na mayroong kasaysayan ng mga aswang sa kanilang lugar, at maaring si Rosalinda ay isa sa mga ito. Ang mga lalaki ay nagdesisyong sundan si Rosalinda sa kanyang mga paglabas. Isang gabi, nakitang naglalakad siya patungo sa madilim na gubat. Doon nila natuklasan ang kanyang nakakagimbal na lihim. Si Rosalinda ay hindi lamang basta isang magandang babae, siya ay isang aswang. Ang kanyang magandang anyo ay isang maskara para sa kanyang tunay na pagkatao, isang nilalang na kumakain ng laman ng tao. Natagpuan nila ang kanyang ginawang dako kung saan niya kinukuha ang mga biktima. Ang mga lalaking nawawala ay naroon, pawang wala ng buhay, tila naging pagkain ng kanyang kasamaan. Lahat ng ito ay tila isang masamang panaginip, at ang mga kalalakihan ay nagtakbuhan sa takot. Isang matapang na lalaki na si Antonio ang nagpasya na harapin si Rosalinda. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, lumapit siya sa kanyang kinaroroonan. "Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo pinapatay ang mga kalalakihan?" tanong niya sa aswang. Si Rosalinda, sa kanyang tunay na anyo, ay sumagot, "Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Wala nang ibang makakapagsadyap sa iyo mula sa akin." Agad na bumalik si Antonio sa baryo at ikinwento ang kanyang karanasan. Nagtipon-tipon ang mga tao sa bayan at nagpasya silang ipagtanggol ang kanilang komunidad. Ang mga matatanda ay nagbigay ng payo kung paano mapapalaya si Rosalinda. Kailangan nilang magsagawa ng ritual upang mapuksa ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, nagdaos ang mga tao ng isang malaking salo-salo sa gitna ng baryo. Nag-imbite sila ng mga tao mula sa mga karatig baryo, at sa kalakhan ng kasiyahan, nagdasal sila sa kanilang mga ninuno. Sa kanilang mga pagdarasal, umulan ng malakas at tila may hangin na bumuhos, nagdala ng malaon ng takot sa mga kalalakihan. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, dumating si Rosalinda. Ang kanyang anyo ay muling nagbago, nagmukha siyang masamang nilalang.
Sinubukan ng mga kalalakihan na labanan siya, ngunit ang kanyang alindog ay tila nag-uumapo ng kapangyarihan. Ngunit dahil sa sama-samang lakas ng komunidad, minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.